So, welcome again to another vlog. And dahil madaming nagtatanong sa akin kung magkano nga ba ang binabudget ko para sa isang race, ito yung video para sa inyo. Ayan. Yung mga budget na to is from experience and mga tanong-tanong sa mga kaibigan kasi yung explain ko is yung budget ng slalom and circuit. Kaso, hindi ko pa na-try ang drag. So, tinanong ko na lang sa friend kong drag racer kung magkano yung binabayad niya or nagagastos niya kada race. Number one, slalom muna tayo. So, gas, number one is gas. Yung budget ko sa gas is yun kasama na yung pag-alis ng bahay, competition, tapos from competition, uwi na. So, round trip na siya, 2,000 to 10,000 yung budget for gas. Next naman is toll fee. So, umaabot ng 500 to 1K. Yun na yun, back and forth na din yun ha. Then, food. Yung food, nagpa-budget ako ng 500 to 1,000 sa food. Yung food ko is comprised of breakfast, lunch, sabi mo, merienda, and dinner. Andun na lahat yung, yun, yung sa 500 to 1,000. Then, yun, eto na, entry fee. Yung entry fee sa slalom is nag-range siya from 500 to 1,500 kada class. So, kung magdadagdag ka ng class, is another na naman. Pero, hindi na 1,500 yung idadagdag mo. Kasi diba, kunyari, one class is 1,500. Magdadagdag ako ng isang class, magdadagdag na lang ako siguro ng 1,000. Depende yan sa organizer. Ayun. So, mamaya na natin ito total. Ayun. Dumako naman tayo sa circuit and drag. Pagsasabayin ko na sila kasi pinagsasabay. Yun, pagsasabayin ko na sila kasi hindi naman sila nagkakalayo. Ayan, so yung circuit may time attack and grid racing. Sa drag naman is may mga classes din. So, yun, gas muna tayo sa dalawa. So, yan, circuit and drag. Sa circuit, maglalaan tayo ng 3,500 to 5,000. Yun na din, back and forth with practice or qualifying gas na din. Kasama na din yung mga hot laps mo, yung mga time laps mo, or yung grid race mo na mismo. 1,500 to 5,000. Sa drag naman, drag. Hindi ko talaga kaya yung R. Pagpasensya nyo na. Yun yung frustration ko, ang R. Man kake-kake. Tukon. Wala, hindi ko talaga kaya. Huwag nyo na ipilit, ha? Yun. So, drag racing. Yung gas mo naman doon, 2,000 to 3,500 yung ginagastos niya. Sabi niya din is, kaya mas onte. Kasi syempre, tingnan nyo naman yung difference. Yung circuit, buong track yung tatakbuhin. So, kunyari, ilang laps kang mag-practice or mag iba pa yung practice mo, tapos iba pa yung qualifying mo, tapos meron ka pang tatakbuhin na hot laps mo. So, ilang beses kang iikot-ikot sa track, buong track. Sa drag naman, isang strip lang yun. Siguro 500 meters, 800 meters, I'm not sure. Pero, ayun. So, mas madami ang gagamitin mong gas para sa circuit kesa sa drag. Ayun. Kasi sa drag daw, sakto lang yung kailangan mo dapat para yung optimal speed ng sasakyan. Maganon. Nani? Next. Toll fee, ganun din. 500 to 1,000 kasi mga race tracks naman natin here sa Pilipinas is yun na nga, mostly is nasa Clark or sa Batangas. Pero minsan, meron din naman sa Tarlac. Meron, ewan ko guys, hindi kasi pa ako nakapunta sa mga race tracks sa Visayas or sa Mindanao. Kaya,
paki-comment kung meron bang race track sa Visayas or sa Mindanao. Ayan. Next. Okay na tayo sa toll. Food. Sa food naman, para hindi na tayo maggastos pa, pwede naman na tayong mag-baon. 40 feed tips, di ba? Pero kung maganon tayo, sasyal tayo, ganyan, gusto natin yung mainit-init, ganyan. Pwede din naman tayong bumili doon kasi may mga nagbebenta. Pero syempre, kung doon ka bibili, expect mo na mas mataas yung mga presyo ng mga binibenta. Kasi nga hindi naman everyday silang kumikita. So, kung may event lang sila kumikita yung mga vendors doon, so tinataasan din naman talaga nila yung mga price ng mga pagkain doon. So, yun. Sige, mag-budget na naman tayo ng 500 to 2,000. 2,000? Bakit 2,000? Kasi minsan, 2-day event ang circuit or drag. Lalo na ang drag kasi, sabi ng friend ko, parang practice is Saturday, then yung competition mismo is Sunday. Ganon din sa circuit, pero depende sa organizer eh. Minsan naman sa circuit is time attack sa Saturday, tapos yung grid race is sa Sunday. Ayan. So, yun. Minsan, 2 days. So, yun. Yung maximum food na, kunyari, allowance mo is 2,000. Ayan. Kailangan natin sa circuit and sa drag ng product. Pero, tipid tips. Ayan. Pwede kayong magdala ng sarili nyong tent. Yung tent na yun is syempre hindi nyo nababayaran kasi hindi na kayo mag-rent ng paddock. Ayan. Pero kung mag-rent naman kayo ng paddock, ayan, wala kayong tent, pwede nyo namang i-rent for 5,000 ng isang araw. Tapos, yun naman, pwede na kayo mag-chip in doon ng mga barkada nyo, ng mga ka-teammate nyo, ganun. Kami, in my case, yung experience ko, 1,500 yung ambag namin each racer. So, ilan kami doon? Siguro mga 5 or 4, ganun. Yung pinag-chip in namin yung fee para sa paddock. Ayan. So, yung paddock na budget natin is 5,000 to 10,000. And kung dalawang araw nyo gagamitin, syempre for drag. Sa circuit naman, entry fee natin sa circuit is 1,700 to 5,000. Yung 1,700 na yun, pwedeng magta-time attack ka lang or mag-grid ka lang. Pwedeng isa lang sa dalawang yun or pwede mong dalawa. So, yun na nga, magdidepende sa iyo. Tapos, sa drag naman, yung entry fee, 4,500 ang isang class. So, kung dalawang class yung sasalihan mo sa drag, syempre, magmabayad ka ng mas malaki. Sa circuit and drag, di ba sabi ko nga minsan 2-day event yun. So, choice mo din kung mag-hotel ka, mag-transient, or what. Basta, kailangan mo matulog. So, yun, magbabayad ka ng mga for accommodation. Pwedeng as low as 350, mga ano-ano dyan, drive-thru, ganyan. Remember last time, nakapag-group study na tayo sa Hotel Sobo? Hindi na, siguro sa mga ano, sa mga racers, or yung mga ano, into it talaga, yung gusto nilang sumali, tapos gusto din nila makasave. Alam nyo, go-to din talaga nila yung mga motels. Alam mo, tawa ko ng tawa kasi yung mga kaibigan ko, lahat sila lalaki pero iisang room sila sa isang motel. Ganon. Bilhin natin ang banding natin sa Hotel Sogo. Basta barkada trip. Go, go, Sogo! Bakit ba? Gusto nga nilang makatipid, di ba? So, why not? Pero may mas pang tipid tips pa dyan. Pwede kayong matulog sa paddock. Maglatag-latag na lang kaya dyan. Latag is your best friend sa paddock, ganyan. Iayos nyo ng mabuting mga sasakyan para may space kayo para matulog. Ayun, pwede nyo gawin yun. Kung gusto nyo makatipid. Tapos, ayun naman. So, yun, applicable yun sa circuit and drag. Yung sa accommodation, diba? 350 hanggang, kung mayaman-yaman ka, 1,500. Ayun. So, itatali natin yung tatlo. Sa slalom, ayan, ilalagay natin dyan sa screen. Yung slalom, meron na yung gas, toll, food. Yun lang naman yung kailangan mo eh. Tapos yung entry fee mo. So, a total of, tumataginting na,
3,500 to 5,500 ang iyong gagastusin. Madadagdagan pa yan ha kung magdadagdag ka ng class mo or syempre payaman ka sa kakainin mo, ganun, power sa kakainin mo. So, yun, 3,500 to 5,500 pataas yung gagastusin mo. Next naman, sa circuit and drug. Unahin na natin yung circuit. Gagamit kayo, kung kasama yung paddock neto ah, gagastos kayo ng tumataging fee na 11,350 to 22,500 kung kasama yung paddock dyan ah. Pero, gumawa ko ng computation na tinanggal ko yung paddock na kasi mag-chip-in naman kayo doon. So, 6,350 to 12,500 pesos plus yung ambagan nyo sa paddock, yung magagastos nyo kung circuit sa drug naman. Kung sinama ko tong ano ha, tong 10,000 na paddock, 10,000 na yung kinompute ko kasi usually nga sa NDRNC, yung National Drug Racing, is 2 days talaga yun. So, hindi ko na ginawa na 5,000 to 10,000 yung paddock. Ginawa ko na lang siyang 10,000. Ayun. So, yung sa drag, makakagastos kayo ng tumataginting na 17,850 hanggang 22,500. Pero, yun nga, mag-chip-in kayo para sa paddock. So, ginawa ko na lang siyang kung each person ha, 7,850 hanggang maximum of 12,500 plus yung chip-in nyo sa paddock. Ayun, yun lahat yung gagastusin nyo or kailangan nyo sa isang race. That's my budget for racing. Ayun, wala pa dun guys yung mga ano nyo, protective equipment. Pero next video na yun or soon na video, i-share ko sa inyo yung mga dapat na mga safety equipment sa racing. And kung magkano yung or yung range nila kasi pero since you are beginning naman pwede niyo namang hiramin yung mga helmet na mga kakilala niyo, pwede kung magsislalom lang naman kayo or pang beginners muna or yung mga grassroots na racing, pwede niyo namang gamitin yung mga helmet ng pang motor, yung full face helmet ng motor. Ayun, tapos mag long sleeves na lang kayo ng mga damit kasi for protection. Ayun. Yun lang naman yung mga nire-require nila. Tapos dapat naka-pants. Ayun. Hindi nyo pa naman kailangan ng full-on na race suit. Ganyan-ganyan. So, ayun. Na-share ko na sa inyo kung ano yung binabudget ko every race. Ayan. Tapos, yung ginagawa ko every... Kung kunyari, 1 week before ng race ko, syempre, kinakain ko na lang sa school niyan. Siomai rice. Ganyan, 30 pesos a meal, yung mga ganun. Kung gusto mo naman kasi mga rera, meron at merong paraan. Yun, mag-save up ka ng allowance mo. Basta mag-ipon ka for that event. Oo, medyo mahal talaga. Pero yun eh, passion mo eh. Gusto mo gawin. So, push mo lang. Basta wala kang ginagawang masama or like yun, magnakaw ng pera or what, ituloy mo lang. Yung binibigay sa akin ng mama ko, 1.5 lang, kunyari ganyan kung slalom, di ba? Eh, nagkuripot ni mama. Pwede tama na dumanawat ti kwarta ti ang momo na yung ubing na yan. Tapte ka na dumanawat ti kwarta dita, ah. Ayun, kaya yun, nagsisave din ako. Next. Shout out time. Ayun, so wash out time na po mga parichong, ayun. Dahil ginamit ko na yung dati kong shinut na wash out, change costume na. So, yun, mga wash out for today's vlog. Shout out Poki na, John Miss Lang, Anjo Manahan, Clyde Ganaba from Bacolod City, ayan. LJ Oplusin, Ashley Villanueva, Robbie John Cabase,
Rafael Ignacio, Hans Napao, Gabriel Luis, Age Iron or Age Iron, not sure. MJ Orlina from Canada and Eric Necesito from Alaminos, Pangasinan. Ayan. Meron ding washout kina Patrick, Errol, Justin, and Russell from the barco, from the ship. Ayan, galing daw kasi sila sa barco, kaya ayun. Thank you po sa panunod ng aking mga vlogs. Thank you sa patuloy na pagsuporta. And comment nyo lang kung ano pang gusto nyo ipagawa sa aking vlogs or suggestions na content, ganyan. And ayun, keep safe guys. Keep sane. And goodbye. Bye-bye.